Magandang araw mga ka-apir. Kung naghahanap ka ng video tutorial kung paano nga ba malinisan ang split type na aircon mo, para sa'yo ang video na to. Pero bago ang lahat ng yan, intro muna tayo. Pasensya na nga pala kayo ulit mga ka-apir. Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng video. Medyo na-trigger na nga si YouTube at gusto na akong tanggalan ng ads. Kaya kailangan nating magsipag ngayon. So ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng split type na aircon sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan. Pinakauna nating gagawin ay patayin natin ang circuit breaker. Huwag na huwag nating kakalimutan yan. Ang tools na gagamitin natin ay screwdriver. At dapat meron din tayong pressure washer. Yan ang ipambubuga natin sa split type na aircon natin para malinisan natin ng mabuti. Dahan-dahan nating iangat ang harapang bahagi ng aircon at kunin ang filter nito. Makikita naman dito kung gaano kadumi ang filter na to. Kung LG Smart Inverter din ang split type ninyo, ay malamang makakasunod kayo rito. Pagkatapos, baklasin ang mga screw na makikita sa bandang harapan. Sunod nating tanggalin ay ang swing louver. Dahan-dahan lang ho natin siyang pihitin para hindi mabiyak or mabasag. Sumunod na tatanggalin natin ay ang pinakababang parte ng aircon. Dahan-dahan lang din po nating ipupush pababa para hindi mabali. Sumunod nating tatanggalin ay ang pinaka-face cover ng aircon. Nasa ibabaw ang mga clip niyan. Meron din palang connector na kailangan tanggalin dito. Yan ang sensor receiver ng aircon. Ingatan lamang ang pagbaklas para hindi maputol. Kailangan nyo pong tanggalin yan bago nyo po linisan ang face cover. Sunod natin tatanggalin ay ang swing motor. Meron niyang dalawang tornilyo. Drain pad naman ang sunod nating tanggalin. Meron niyang dalawang tornilyo sa kaliwa at sa kanan. Mag-abang na lang po kayo ng timba or tabo dahil posibleng may tumulong tubig. Tanggalin natin ang tornilyo sa gilid ng evaporator para maiangat natin at makuha natin ang blower. Iangat lamang po ng bahagya ang evaporator at tanggalin ang bilog na ito. Iwasan lang na huwag mawala ang bilog na itim na yan dahil siguradong sasakit ang ulo mo. Sunod na tanggalin ay ang lock na tornilyo ng blower. At dahan-dahan nyo na rin pong hugutin ang blower. Siguraduhin nyo na rin po na hindi magkakaroon ng basag o bungi ang blower dahil kapag nagkaroon ng basag yan, magkakaroon ng malakas na ingay o vibration ang aircon. Sunod nating gawin ay kumuha tayo ng garbage bag at balutan natin ang control board ng aircon. Ilagay na rin natin ang plastic na sasalo sa tubig na ibubuga natin sa aircon. Ganito po ang itsura ng plastic na gagamitin natin sa paglinis ng aircon. Bugahan na natin ng pressure washer ang evaporator ng aircon para matanggal ang mga dumi. Pagkatapos, kumuha ako ng basahan na may sabon. Pinaid ko ito sa evaporator at sa loob ng aircon. Iwasan niyo po gumamit ng chemical lye upang hindi po mabilis masira ang evaporator fins. Mas okay pong gamitin kung powder or bar soap lang po ang gagamitin nating sabon. Pagtapos nating sabunan, banlawa na rin po agad natin ang evaporator. Kontrolin din po pala natin ang pressure ng tubig sa nozzle. Dahil kapag masyadong matulis, pwedeng masira ang evaporator fins. Kasama din po pala sa binubugahan ang drainage ng aircon. Dahil kapag hindi po nabugahan yan, posible pong magkaroon ng water dripping sa loob ng aircon. Isa ding kasi sa kusyan kung bakit nagkakaroon ng tulo ang aircon kapag barado ang drainage.
Pagkatapos natin mabugahan ng aircon, kumuha tayo ng tuyong basahan, punasan at patuyuin. Sunod nating linisan yung mga face cover at blower. Nakasetup na din pala dyan yung pressure washer natin. Bugahan lang natin ng maigi at tanggalin ang mga alikabok sa bawat sulok. Pagkatapos nyan, sabunin na rin po natin. Make sure nyo din pala na natanggal nyo na ang mga dapat tanggalin sa face cover, gaya ng mga sensor receiver. Pagkatapos po nating sabunan, ay panlawa na rin po natin. Kumuha ulit ng tuyong basahan upang punasan ang mga nililisan na face cover. Tanggalin na po natin ang plastic na kinover natin sa aircon at punasan ang mga natitirang basa-basa. Double check na rin natin ang control board kung nabasa. Kung wala man, okay ang pagkakalinis natin. Kumuha ako ng paintbrush upang linisan at tanggalin ang mga alikabok sa control board. Kung paano po ang proseso ng pagbaklas natin kanina, ganun din po ang pagbalik. Inuna ko munang ikabit ang blower. Pag naibalik na po natin ang maayos ang blower wheel, ibalik na rin po natin ang bilog na ito sa gilid. Ibalik na rin po natin ang lock na screw sa blower wheel at ang dalawang screw sa gilid ng evaporator. Sunod nating ikabit ang drain pad ng aircon. Siguraduhin natin na kalapat ang maayos ang hose sa drain pad. Dahil kapag hindi na ikabit ng maayos ang hose, posible itong tumulo. Sunod na nating ikabit ang dalawang tornilyo sa kaliwa at sa kanang bahagi ng drain pad. Ikabit na rin po natin ang swing motor ng aircon. Dalawang maliit lang po ang tornilyo niyan. Sunod nating ikabit ang swing louver ng aircon. Dahan-dahan lang po natin ipasok sa magkabilaan niyan. Ingatan lang din po natin huwag maputol. Sunod nating ikabit ang sensor receiver ng aircon. Kumuha muna ako ng brush para linisan ang sensor receiver dahil puro ito alikabok. Pagkatapos, ikabit na rin po natin ito sa face cover ng aircon. At dahan-dahan na po nating ibalik ang face cover sa aircon. Nasa ibabaw nga po pala ang clip ng aircon. Kaya madali lang po siyang ikabit. Pagkatapos, ikabit na rin po natin ang connector ng sensor receiver. Sunod na po natin ikabit ang air filter ng aircon. Siguraduhin lang po natin na napunasan natin maigi ang filter. Kailangan po hindi siya basa para hindi po siya mabilis kapitan ng alikabok. Pagkatapos, punasan po natin ang mga bakas ng kamay natin sa aircon para maganda at malinis tignan. Sunod naman po nating linisan ang outdoor unit o ang tinatawag nating condenser ng aircon. Tanggalin po muna natin ang mga tornilyo ng condenser. Maganda ang location ng condenser dahil nasa mababang lugar lang siya. Sa ganitong paraan, mas madali nating malilinisan ang condenser dahil hindi na po tayo gagamit ng hagdan. Pagkatapos, tanggalin na rin po natin ang cover ng condenser. Ito po ang PCB board ng condenser. Iwasan lang po natin huwag mabasa yan, pati na rin po ang mga wirings niya. At babalutan din po natin ng plastic ang fan motor ng aircon. Ilagyan ko lang ng tuyong basahan ang PCB board. Nilagyan ko na rin ng plastic bag ang fan motor. Una muna nating gawin ay basain or bugahan muna natin ang condenser coil. Maging maingat lamang tayo sa pagbuga para hindi natin mabasa ang PCB board. Pagkatapos, bugahan na rin po natin siya ng sabon.
Isabay na rin po natin sa paglinis ang cover ng condenser. Kumuha po tayo ng basahan na may sabon at sabunin ang cover. Sabunan din po natin ang loob ng condenser. Hunasan lang ang base at ang propeller ng aircon. Pagkatapos, banlawan na rin po natin agad. Pagkatapos nating banlawan lahat, kumuha na po tayo ng tuyong basahan, punasan ang cover at patayuin ang loob ng condenser. I-double check niyo po ang PCB board kung nabasa. Kung wala man, kumuha na po tayong basahan at punasan ito. At ibalik na rin po natin ang cover ng condenser. Siguraduhin din po natin na maibalik natin na maayos ang mga tornilyo para maiwasan ang vibration or ang ingay ng condenser. At punasan na rin po natin siya ng tuyong basahan. Pagkatapos po natin malinisan ang condenser, pwede na po natin siyang matesting. Iangat lamang po ang breaker at buksan sa remote. Sa mga nagtatanong pala kung pwede nang buksan ang aircon pagkatapos malinisan, pwede naman po, basta make sure nyo lang na wala kayong nabasang ibang parts sa loob ng aircon. So ngayon malamig na po ulit ang bugan ng aircon. Kung nagustuhan nyo naman po ang video tutorial ko na ito, please do like, comment, and subscribe. And click nyo na rin ang notification bell para mas updated kayo sa mga videos na gagawin ko. Maraming salamat po!